So ito mga kadiskarte, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag mong kalimutan na i-subscribe at i-hit ang bell button para updated ka sa aking mga video na ina-upload. Magandang araw na naman mga kadiskarte. Siyempre ngayong araw mga kadiskarte ay mayroon na naman tayong napaandar na isang sasakyan mga kadiskarte, no, na mahabang panahon na rin siyang hindi umandar. Luma na rin ito mga kadiskarte. Ito ay galing na rin sa ibang mga mekaniko, no, marami na rin humawak ng sasakyan ito sa labas, hindi dito sa loob ng aming workshop. Anong dinala dito? Wala siyang PCM, wala siyang ignition, tapos sa marami na din mga bakat na mga chip diyan sa makina niya, no. Hindi nila madali-dali ang sira. Ito na mga kadiskarte, no, ipapakita na natin sa inyo yung ating ginagawa. I hope ay magkakaroon dito ng mga idea dito sa mga ginagawa natin mga kadiskarte. Sa sinishare natin na video mga kadiskarte, no, magkakaroon tayo ng mga idea. Lalong-lalo na sa ating mga kaibigan na nagpapasimula pa lang, no, nag-aaral o nagpapasimula pa lang na nagmimekaniko. So sishare natin sa inyo mga kadiskarte yung ating ginagawa. So ito mga kadiskarte, nung dinala dito yan. So yung ito niya bali, no, hindi nila matanggal-tanggal na bali. So ito yung luma niya. Oh ito. Bali yung ito yung mga bracket sa taas, wala na mga tornilyo. Yun yung tinatawag nila na ignition node. Yung WCM kung tinatawag sa system. So mayroon ditong pang lumang sasakyan kasi ito 2012 mo din lalo nito. Naglagay ako, nilagyan ko mga kadiskarte. Tapos pinrogram ko siya, naging okay naman siya. So yung problema ko na lang mamaya yung bracket kung paano natin lagay kasi wala siyang lagayan. Ayan. Dito natin siya tinanggal. So yan mga, ito yung mga kadiskarte yung kanyang cover dito sa ilalim. Nabasag na rin o sila, hinihila nila yan. May mga tornilyo pa kasi dito, medyo mahirap lang kasi gawin yan. So i-start natin sa mga kadiskarte. I-start ko naman siya kanina kasi walang maraming usok. Kasi yung mga kadiskarte, no. Start natin maya maya. Break time kasi break time. So yun yung ating ginagawa. Ito nagpalit tayo ng PCM. Yan yung ating mga gamit. So nag-checking na rin sila sa labas kasi kung makikita natin ito yan. Mga pinutol na nila yung mga wire mga kadiskarte. Tapos ito mga binalatan na rin nila dito mga wire sa checking nila. So, marami tayong nakita din ng mga problema mga kadiskarte, hindi lang ito. Marami pa siya mga problema, diba? So start natin, makikita natin na grabing usok mga kadiskarte. Kasi matagal na panahon itong hindi umaandar. So ngayon aandar na siya, kaso nga lang mausok at saka ito kailangan palitan kasi walang mga bracket. So gawa na lang natin ang paraan mamaya ito. Ang kanyang WCM dito lang yung sa ilalim. Temporary lang kasi ito mga kadiskarte. Si pag-diagnosing medyo mahirap mga kadiskarte. Lalo na hindi ako nagsimulan nito mga kadiskarte. Yan. Start na siya. Matagal na raw ito naka-standby yung sasakyan na ito mga kadiskarte. Tingnan mo yung usok. At saka nakita ko pang isa yung mga kadiskarte, yung gasolina niya luma na, panis na. So tingnan, patay na natin. So yan mga kadiskarte, no? Luma yung kanyang gasolina. Baho. So kailangan natin magpalit ng gasolina mga kadiskarte. Pero at least umaandar na siya. Baho. Luma na kasi ito mga kadiskarte, no, 2013 model siya na Durango. So balik ko na lang mamaya, napabili na lang natin ng customer ng bagong
WCM pag hindi natin nagawa ng paraan yan. Kanyang luma na PC. Ito ay binili niya ng second hand pero hindi talaga umubra. Ito mga kadiskarte, ano, dagdag lang natin bago natin i-program itong PCM na ito, kailangan no natin nakalagay yung ating battery charger, no, kasi hindi siya ma-program pagka low voltage yung ating baterya. So yun lang mga kadiskarte. So ito mga kadiskarte, ano, yung paliwanag lang natin. Yung sira ng sasakyan na ito mga kadiskarte ay PCM, kasi po na-check na rin po natin yung mga wirings niya. Okay naman yung mga wirings niya. So ang nangyayari nito, no, galing sa PCM papunta sa may ignition coil, walang signal mga kadiskarte, no, yung lahat na coil. So kaya na-check na rin naman natin yung mga ibang possible cause. So wala talaga ibang problema kundi yung PCM ng mga kadiskarte. So napalitan na natin mga kadiskarte ng PCM. So na-start na natin, na-program na natin WCM kung tawagin. Kasi nga sa dami na rin nila mga kadiskarte na program sa labas, no, kasi kahit dito hindi ko na rin ma-program kasi ang nakalagay na sobrang dami na raw ng mga wrong pin na ipinasok doon sa WCM. Yun, kaya hindi na siya gumagana. So kaso nga lang ito sasakyan mga kadiskarte, madami pa mga problema. Yung kanyang propeller, kanyang clutch spring, yung mga harness sa likod, dahil aksidente, mga putol, TIP module, wala. So at least yung concern ng customer na hindi umandar mga kadiskarte, not so natapos na natin. Kasi matagal na raw yun sa ibang shop na hindi rin nagawa, mga buwan na rin. Yung gasolina nga niya ipanis na, hindi na nga umuusok na nga siya pag umandar mga kadiskarte. So ngayon na pinalitan na natin ang gasolina, so okay na siya mga kadiskarte. Unti-unti rin nawawala yung kanya mga oso. Mukhang walang pag-asang mawala yung usok, ah. Pero kumukunti-kunti na lang yung usok. Ayan. Eh, matagal na panahon kasi hindi gumana. Nalagyan ko na rin siya ng gasolina. Parang palyado pa. Saka na natin chicken ulit pagka okay na yung ano niya. Wala na siya usok. Ayan, palyado. Kasi hindi ko kasi ma-determine kung ano pa ibang problema niya dahil sa hindi siya umaandar. So ngayon umaandar na siya. Pag nawala na yung usok, ipasok natin ulit yung salot ng workshop. Ulit pa. Mas! Mausok, Mas! Mas, mausok!